Magandang apon, sabi nga ng kaibigan kong kapangpangan. Kung kaapon ay napakalakas ng angin, ngayon naman ay walang angin at napakainit. Maalinsangan, maalinsangan. Eto, kahit na ganitong panahon, susubukan natin magpaloplay. Tara mga lodi, samahan ninyo ako muli. Eto sila, bubulabugi natin ang pagpapahinga nila. Pakakawalan ulit natin sila. Dahil sa araw ng Linggo, isang matinding hamon ang kakaharapin nila. Isa sa pinakamalayo nilang tos ay magaganap sa araw ng Linggo sa Quezon City Memorial Circle, malapit sa area na yun. Titingnan natin kung makababalik ang mga ito. Ang problema kasi dito sa mga ito ay napakabata pa. 3 buwan at ang pinakamatanda ay 4 buwan pa lang. Sige, pawalan ko muna sila mga lodi. Bye! Eto na mga lodi, pawawalan na natin sila. Tingnan natin kung gaano sila katagal sa liparan. Kahit na mainit pero mukhang uulan. Hindi katulad nung nakaraang araw na napakatindi ng lakas ng hangin. Pero ngayon, walang hangin. Maulap na maaraw. Hindi natin alam kung uulan. Panoorin ninyo ang videong ito. Bye! Iniiwan natin itong mga inakay natin o mga young bird. Bata pa kasi sila. Pero mamaya, pawawalan din natin sila para makapag-marking sila at matandaan nila itong uuwian nila. Tingnan ninyong mga mata nila, gaya ng sinasabi ko sa inyo. Hindi katulad nung mga mata nung mga adult na. Mukhang malabo pa ang mga mata nito. Kailangan pa nilang magsalamin. Samantala, heto naman ang mga inakay natin. Sinasamantala nila ang pagkakataon na makakain ng maayos dahil pagdating ng mga ate at kuya nila, maaagawan sila. Maya-maya lang, babalik na yung mga yon. Nakaabang na sa kanila ang kanilang paboritong pagkain. Bye! Ayan mga lods, sinadya nating umuulan. Pinawala natin ang mga jet fighter natin. Tingnan natin kung gaano sila tatagal sa ulan na to. Malakas-lakas ang mga ulan na to at biglang humangin. Kanina ay napakainit dito sa lugar namin. Hihintayin natin sila. Mukhang namasyal na naman. Naglagalag na naman ang mga mahihinang ibon natin. Ayan na mga tropa, napakalakas ng ulan. Biglang lalakas at titigil ang ulan. Ito ang mga jet fighter natin. Hinahanap natin. Kanina narito sila. Paikot-ikot na. Baka dahil sa umulan ay ayaw nilang lumayo. Pero mukhang titila naman itong ulan na to. Ayun sila mga lodi kung nakikita ninyo. Meron kasing net dito na nakaharang sa view natin at sa ibabaw naman, narito yung mga plastic kaya hindi tayo nababasa. Protection din ito sa mga bugambilya natin para wag mababad sa ulan. Ayun ang mga mahihinang ibon natin, lipad ng lipad. Ayun sila mga lodi. Naririnig ninyo marahil ang patak ng ulan kahit na umuulan. Ayan, lipad pa rin sila ng lipad. Ayan sila mga tropa. Basta 7 kumpul-kumpul, iibo natin yan. Minsan may sumasabay na isa, nagiging 8 sila. Pero ang marker natin sa mga ibo natin ay 2 white feather, kaya alam natin na atin yon. Ayan sila mga tropa. Sasahurin ko muna itong mga tubig na tumutulo rito. Sayang, pandilig din natin yung mga ito. Babalikan ko kayo mga lods. Naku po mga tropa, akala ko daang ulan lang ito. Ayun pala, 1,000 ulan na ito yung mga jet fighter natin. Gusto na nilang bumaba, mukhang ayaw maligo sa ulan. Ayan o mga tropa,
Napakalakas ng ulan. O dito. Yung tulo ng plastic natin, pati tayo nababasa. Ayan na sila mga kopa. Nagsidapuan atin. Ayaw malibo sa ulan. Ewan natin kung papasok ang mga ito. Naroon sila. Nasa bubong natin, subukan natin tawagan kung papasok sila mga lobby. O yan, pumasok na, pasok na rin. Pasok na kayo mga lods. Huwag na kayong magpakabaga sa ula. Ayaw bumubuga pa ang malakas na hangin. Ayaw pang pumasok ang mga ito. Ang pagkakamali natin, naroon yung patukan nila. Hindi ko sila matawag mga lods. Kaya mukhang maliligo sa ulan itong mga to nang wala sa oras. Bye! Hindi natin sila mauto sa pagkain ngayon dahil mas gusto nilang maligo. Pero yung isa, pumasok na. Ayan, naliligo sila. Nagda-dive-dive sa mga naiipong tubig dun sa plastic natin na pansahod ng ulan. Ayan, mga tropa. Yari tayo nito, lulundo yung mga plastic natin dahil bibihirang pagkakataon na tumatambay ng sabay-sabay yan. Bugawin na lang natin mga lodi, baka masira pa yung plastic natin. Eto naman mga lod, sinusubuan natin ng vitamins yung ilan o tatlong inakay natin. Ayan sila, ang gaganda nila. Mukha silang mga ugly duckling. Mga ugly birds, pero gaganda rin ang mga yan. Dito naman, sa kabila, yung eye sign nung mga ibo natin. Ayan, ayan ang mata ng mga medyo matured na nanating ibon. Mamaya ipapakita ko sa inyo mata ng mga inakay. Heto naman ang mata ng mga inakay. Ibang-iba sa mata ng mga adult na. Kaya ang mga ito hindi na naliligaw. Pero ang sa inakay, malabo pa. Di katulad nito. Kitang-kita na nila yung daan kung saan sila maaaring dumaan at para makauwi sa mga loft nila. Sana ay nakinabang kayo sa bidyong ito, mga lods. Sa araw naman ng Linggo, magre-release ang club ng NHPC sa second lap nila sa Isabela. Sumali dito o kasali dito yung kaibigan natin na malakas na nilalang. Ipapakilala ko sila sa inyo sapagkat i-cover natin ng pagpapauwi nila ng ibon sa araw ng Linggo. Abangan ninyo yan mga lods. Maraming marami po palang salamat sa panunood ninyo sa videong ito. At kung nagustuhan po ninyo at hindi pa kayo subscriber sa channel nating ito, i-click nyo lang ang subscribe button at ganun din ang notification bell para sa tuwing nag-upload tayo ng video ay mapapanood ninyo. Maraming maraming salamat po. Nawa ay nag-enjoy kayo sa panonood ng bidyong ito. Bye!